Hoy, magandang araw. Nandito na naman ako para ituloy yung naputol natin discussion last time. So, last time, nag-clone tayo at nag-install ng LavaLust framework sa ating mga local machine. So, this time, magbibigay naman ako sa inyo ng lecture kung ano ba ang bumubuo dun sa LavaLust framework, paano siya nag-function, and syempre, paano ba tayo makakabuo ng mga web applications gamit siya. Okay, so wala nang paligoy-ligoy pa. Simulan na natin. Okay, discuss naman natin yung architecture na ginamit ni LavaLust. Okay, based dun sa ating figure, lahat daw ng request comes to LavaLust, it will first go to index page. Ibig sabihin, kay index page muna siya lahat pumapatak. Okay, the second step is sa routing naman. Okay, so routing will decide whether to pass this request to step 3 para sa cache, para may cache natin siya, yung request. Or step 4 para naman sa security check. Okay, kapag daw naman si page ay nasa cache na, so si router sa routing will pass the request to step 3 and the response will go back to the user. So ibig sabihin, kung ang request daw natin ay naka-cache na, so diretso na yan dito kay, babalik kay user para ma-view kung ano yung output. Hindi na siya dadaan dito sa mga ibang steps kung naka-cache na siya. Kung hindi naman siya naka-cache, okay, routing will pass the requested page to security check. Ibig sabihin, dito muna siya dadaan kung hindi pa siya naka-cache. And then, ilo-load niya lahat dun sa application controller, lahat ng mga ibang resources pa na kailangan. Okay, gaya ng libraries, helpers, scripts, okay, yung mga views. Okay, dun natin ilo-load naman kay application controller. So, once na okay na lahat or na-check na sa security check, napasa na dito after checking. So, diretso siya kay view. And then, dahil nga hindi siya nakakash pa kanina, ikakash niya siya dito sa step 3. And bago pa siya ulit ma-view dun sa ating or ma-view ng ating user. Okay, so yun lang naman yung simpleng architecture niya. So, kung mapapansin nyo, kagandahan dito, pwede tayong mag-cache ng page para hindi, sa kada request, hindi siya dadaanan pa ulit-ulit dito. Meaning to say, mas mabilis na yung ating process. Okay, next, discuss naman natin yung mga folders sa loob ng ating LavaLust framework. So, meron tayong two main folders dyan. Yung application folder at saka yung ating system folder. So, ano bang meron dun sa dalawa? Unahin na natin si application folder. So, from the word itself, application. Okay, ibig sabihin lahat ng codes natin pertaining to our application development. So, dyan natin siya ilalagay. So, sa inside application folder, marami pa tayong other folders. Meron tayong cache, config, controllers, helpers, language, libraries, models, and views. So, isa-isahin natin. Ano ba yung nilalagay natin kay cache? So, nandito lahat no cache pages natin. So, yung diniscuss ko kanina sa architecture natin. So, nandun lahat sa loob ng folder niyan, yung mga naka-cache na page. Ibig sabihin, mas mapapabilis natin yung pag-access dun sa mga pages na yon. So, hindi na natin kasi ilo-load ang ilo-load yung mga resources. Sunod, yung config folder naman. So, meron tayong folder naman para sa lahat ng configurations dun sa ating application. So, pinakamahalaga dyan yung config. Okay, tsaka yung database.php file na inside sa config folder natin. So, sa config, nandyan yung configuration application. Sa database naman, so yung lahat ng configuration naman natin sa database. We also have the controllers folder. So, dito na yon. Ito na yung nag-hold ng mga basic parts of your application. Okay, lahat ng mga control, yung kaninang nasa application na controller, dito na natin ilalagay yun sa loob ng folder na controller. So, mapapansin nyo, kasama siya dun sa MVC. Diba? MVC stands for Model Controller View. So, isa na siya dun sa folder na mahalaga dito. Helpers naman, ito naman yung folder na kung saan dyan ilalagay yung mga helper class ninyo. So, helper class or functions. So, yung helpers natin sa LavaLust framework is set of functions na frequently used
o yung laging ginagamit, halimbawa, yung mga functions gaya ng pag-sanitize ng input. Okay? Security. So, meron tayong folder para dyan. Okay? Meron din tayong language folder para naman in case na halimbawa, meron tayong ibang visitor sa web page natin, gusto natin na, or sa website natin, gusto natin na yung mga visitors natin coming from other countries, i-maintindihan din yung nakasulat din sa ating application or web application or yung mga links sa ating application. So, pwede tayong maglagay or maglagay tayo ng mga languages, converted languages dun sa ating language folders. So, libraries naman, folders containing the set of classes para dun sa mga frequently used din natin na class, gaya ng halimbawa, yung cache natin. Or sabihin na pala natin na meron tayong gustong gawin na meron tayong gagamitin na email sending na although si LavaLust and meron na ay gusto nyo iba pa or mas maganda ang na-develop ninyo, pwede nyo ilagay dyan as part ng libraries natin. So, lahat ng external libraries ay pwede natin dyan ilagay. Yung mga galing sa labas or yung wala sa LavaLust. Bawa hindi pa kasama doon sa system folder ng LavaLust, pwede nyo dyan siya ilagay. Models naman, okay, yung database login will be placed in this folder at lahat ng mga or yung lahat ng mga queries natin. Okay, yung presentation ng data, pwede natin dyan ilagay sa model. So, part na rin yan ng MVC sa model. So, lahat ng pagpaprocess natin, okay, pag may kinalaman sa data, so pwede natin ilagay sa models. And the view, from the word itself, view, lahat naman ng application HTML files ay dyan natin inilalagay kung sabihin natin na yung pinaka-GUI ng ating web application. Okay? So, yan yung mga subdirectories ng ating application folder. Next, meron din tayong folder naman para sa system. Okay, si system naman, ito na yung folder, okay, ng mismong ating LavaLust framework. Okay, wala na kayo masyadong gagalawin dyan or sabihin natin wala talaga kayong gagalawin na dyan. Okay, so yung mga core function, yung core class natin, yun nga makikita dito sa ating core folder, okay, lahat ng core classes, okay, paano tumatakbo, paano pinatatakbo si LavaLust, nandun yan sa folder na core. Database, nandito naman yung database utilities natin or yung ating class para makapaggawa tayo or makapag-connect tayo sa database. Okay, so helpers, kung mapapansin nyo, meron din ditong helpers. Sa application folder, meron na rin tayo. Gaya ng sabi ko, meron tayong mga built-in helpers na. Okay, na pwede nyo nang ready-made or pwede nyo nang gamitin. Pero kung gusto nyo pang maglagay ng another helpers or magdagdag kayo ng helpers na nagawa ninyo, sarili nyong gawa, doon nyo sa application folder ilalagay yon under helpers. Meron din ditong language, okay, and meron din ditong libraries. Okay, so, yung mga libraries dito ay built-in na rin, and the language. Okay, so yun na yung mga hindi nyo gagalawin. Kung gusto nyo magdagdag, doon kayo sa application folder magdadagdag kasi meron kayong dedicated folder dito sa application folder ninyo. So, yun yung two main folders na kasama doon sa ating LavaLust framework. So, meron pang isang nawawala dyan, yung assets. Okay, so yun naman ay lagayan lang ng mga public files natin. Gaya ng CSS, JavaScript, images. So, yun, doon naman natin siya inilalagay. Okay, so those are the different folders na bumubuo doon sa ating LavaLust framework. Okay, so to continue. So, LavaLust, again, is based on MVC development pattern. So, it permits your web pages to contain minimal spacing since the presentation is separate from PHP scripting. So, yun ang kagandahan ng MVC. Nakabukod yung presentation, nakabukod yung pagpaprocess or paglo-load ng mga resources, at nakabukod din yung data representation. Okay, so ito yung sample natin kung paano ba nagpa-function siya. So, from browser, ang binabrowse natin directly is the controller na ginawa natin. So, controller, dyan umiikot halos lahat. Yan yung pinakasentro. Yung model, siya nagsusupply, nag-process tayo sa model, binabalik niya sa controller. Then, yung mga data naman, coming from view, di ba, as a user, pwede natin pag-inputin. So, galing siya sa view, yung data, papalik kay controller. Okay? Then, at the same time, HTML content dito. Then, bago pa siya ma-view or ma-scene,
nung ating user. So again, si controller, dyan natin lahat halos pinaprocess. So, sa isahin natin, ano ba yung meron sa MVC na yan? So, model represents your data structure. Typically, your model classes will contain functions that help you retrieve, insert, and update information in your database. So, lahat na may kinalaman sa mga pagkukwery sa model natin, ilalagay yun. So, magagawa tayo ng class sa loob ng model. So, later, didiscuss ko yun sa inyo. And doon natin siya ipagsasasaksak lahat. Sa view naman, information that is being presented to a user. Yung nakikita naman ni user, yun naman yung ilalagay natin doon sa view. And the controller naman serve as an intermediary between model and view. Kung mapapansin nyo naman sa image, talagang siya yung nasa gitna ng model and view. Okay, so lahat ng resources na kailangan, so siya ang naglo-load para ibalik naman kay view. Okay, so kanina pa natin na-discuss or nakikita sa controllers, ano bang meron kay controllers? So a controller is a simple class file. As the name suggests, it controls the whole application by URI. Okay, so creating a controller. Paano ba tayo mag-create? So ito na yon. Simula na tayo nung actual coding natin. Okay, so nag-install na tayo. Kita na rin natin yung structure nung ating LavaLust framework. So ngayon naman, try naman natin paano ba gumawa ng controllers. Okay, so una, puntahan muna natin yung controller folder natin. Then, may makikita tayong files doon, index.html and welcome.php. These files come with the LavaLust. Ibig sabihin, kasama na siya ni LavaLust upon installation. Okay, keep this file as they are. Create a new file under the same path named test. So, ito yung gagawin natin. So, hayaan na lang daw muna natin yung si welcome.php. Ngayon, mag-create na lang tayo ng bago nating controller. So, paano gagawin? So, post ko lang muna to. Punta tayo kay Sublime Text. Yan. Okay. Okay, doon sa aking ginawa. Okay, sa Sublime ang ginamit ko. Then, dito makikita natin yung aking installation folder ni LavaLust. So, ang sabi, buksan ko daw muna si application folder. Then, hanapin ko si controller. So, ito yung sinasabi kanina na may makikita daw tayong dalawang files. The index.html at saka yung welcome page. So, ito na yon. Okay, so sabi, huwag na natin muna pakialaman, mag-create na lang daw tayo ng bagong controller. So, create tayo, new file. Pangalan daw natin ay test.php. Okay? Yun. So, yun. So, yun. Meron na tayong bagong file. Text.php. Okay? This time, okay. So, open natin. Yan, wala pa siyang laman, yung ating test.php. So, lagyan lang natin siya ng function, initial function, and then, ilagay daw natin sa loob ng function is yung hello world. Okay? Copy lang natin tong ating nasa welcome para hindi na tayo mag-type. Okay, copy lang natin to. Ayan. So, kung mapapansin nyo, nung kinopy ko siya, yung class welcome, nakopy na rin. Pero ang pangalan kasi ng aking ginawang class is test. So, palitan ko lang to ng test. Okay, same name with the file name ng ating ginawang file. Extends controller. Okay, then ang sabi, yung index file, o yung function index natin, or yung index method natin, lalagay lang daw natin ay hello world. Okay. Okay, meron na tayong file. Then, the test class extends as a built-in name class. So, dito CI. So, controller lang to. Yan. This class must be extended whenever you want to make your own controller class. So, si controller class yung ina-extend natin kapag may gagawin tayo na bagong mga controller. So, the above controller can be called by URI as follows. Your domain name.com slash yung controller, yung pangalan ng controller natin na ginawa, or sabihin natin, paano ba natin ma-access yung ginawa nating bagong controller, si test? So, ganito lang yung syntax. Your domain.com
slash, ito na yung pinag-reside natin ng ating application, yung installation ng ating application. Then, controller. Alin yung controller? Yung pangalan ng controller na ginawa mo. And then, method name. Ano yung method na, ano yung name ng method na gusto mong ma-browse? Okay, so ano yung kung method name na gusto mong ma-browse? So, based sa ginawa natin, gumawa tayo ng controller na test, ang method nating tatawagin daw is index. Okay? Ito yung controller name, ito yung method name. Okay, sabi ko nga sa inyo before, si function at method parehas lang naman yan. So, nagkakaiba lang sila ng tawag. Kapag si function ay wala sa loob ng class, ito na yun, oh. Ang function ay wala sa loob ng class, ang tawag sa kanya ay function. Pero, pag si function ay nasa loob ng class, ang tawag sa kanya ay method. Kaya, ang tawag natin dito kay index ay method ni test. Okay? This example is a method. So, index. So, paano natin tatawagin itong page na to? Okay, so, punta lang tayo sa browser. So, kasi ang aking ginamit na ay LavaLust, ang aking sinet na doon sa application ko. Okay? So, nakagawa kasi ako ng localhost. Then, LavaLust. Yan, nag-load. Okay, nag-load yung aking default default controller. Okay, so ano yung ginawa ko controller kanina? So, test. Enter lang natin. So, yun, may problema lang tayo. Hindi natin makita si test. Okay, check natin. Parang mali ang... Yun. So, case sensitive nga pala. Okay, LavaLust, test. So, yun. Nag-output na yung ating hello world. Meaning to say, kung mapapansin nyo, sir, bakit po test lang yung nilagay nyo, the controller name lang ang nilagay nyo, hindi kayo naglagay ng method name na index, pero bakit lumabas pa rin? So, alam naman natin lagi, sa class, okay, ang kanyang initial or yung default landing page ng ating class o ng controller ay yung ating index function. Okay, laging tatandaan ha, si index method rather pala, si index method yung pinaka-landing page kapag tinawag natin itong si controller. So again, nagawa tayo kanina ng controller, test. Binrowse ko si test. Hindi ko nilagay si index. Hello world pa rin yung lalabas. Kung ilalagay ko naman dito si index, ganun pa rin naman ang magiging output. Okay, so yun nga. Naglobat kanina. So gaya ng sabi ko, bakit may lumalabas kahit wala naman akong nilagay na controller dito? Okay, mapansin nyo, installation folder lang. Then wala naman akong nilagay na controller, pero meron tayo naging output. So, sabi ko nga sa inyo, meron tayong default pages dyan, gaya nung nasabi dun sa lecture din. So, alin yung default pages? Okay, so yung welcome. Kung mapansin nyo, pag binuksan ko yung welcome, nag-load siya ng view. Okay, yung welcome page. Ibig sabihin, yung welcome page, yan yung ating default controller. And ang default index and default method natin is the index. Kaya pag niload natin yung application natin, meron tayong isang automatic controller na maglo-load. At yun na nga si welcome.php. Okay, so this time, close muna natin ulit ito, balik tayo dito kay hello world. So gawa lang tayo ng bagong method. Halimbawa ay function hello, then echo, ilagay lang natin ay this is method hello. Okay? So, try ulit natin i-access si test. Okay, test. Then, enter lang natin. Yun, hello world. Then, try natin index lang. Ilagay natin after test is index. Same pa rin kasi siya naman ang landing page natin or nagiging default method natin sa bawat controller. And then, try natin i-access si hello. So, palitan natin si index ng hello. Yun, this is hello or this is method hello. So tama, nag-echo lang kasi tayo. Pag in-access daw natin si method hello, ang magiging output lang natin is this is method hello. So yon, test, yung pangalan ng ating controller and then hello, pangalan ng ating method. So pwede pa tayo maglagay ng marami pang methods dito sa loob ng controller na to. So mas prefer or siguro tip ko lang sa inyo, gawan nyo ng kanya-kanyang controller yung
bawat modules na gagawin ninyo para medyo mas madali kayong maghanap, mas madaling mag-debug, and then mas maging reusable yung inyong mga controllers. Meaning to say, yung controller ninyo possible kasi na yung ay pwedeng magamit sa iba pang web applications na i-develop ninyo. So, kung yun nga ang kagandahan kasi kapag sumusunod tayo sa MVC pattern. And, cut ko muna ulit dyan. So, nakapag-try na tayo or nakatry na tayong gumawa ng ating controller. And, nakapag-try na rin tayong gumawa ng ating mga method. So, yung sunod na part natin dito is, paano naman tayo makakapag-load or paano naman natin, paano tayo makakakuha ng parameters from the URL gamit naman si gamit pa rin itong ating mga controllers. So at yun nga, that is the first part ng ating discussion about LavaLust framework. So balik kayo kasi mag-upload pa ako ng iba pang videos para sa mga susunod nating discussion. So once again, thank you and see you soon.